prayer for Shari Tzedek, and this is a summary of the visit, okay? Okay. Ito na ako sa loob ng hospital. Waiting for my turn. Number 21 ako. Number 19 na ngayon. Bad? Well, we only know how bad it is when we open the ear during surgery. It's very, very hard to estimate how bad the situation is until you open the ear. Right. But we see that. We're going to see the CT scan. Right. And I'm not the specialist for those kind of surgeries. But you are ear doctor. Yes, I'm ear, nose and throat. My specialty is sinus surgery. Okay. Nose and sinus surgery, but we have excellent specialists in that area, right. And we're referring you for their treatment. In the same hospital? Yes. Okay. Dr. Shaul is the expert in those surgeries. Mm-hmm. So I'll have a look at you. You see that everything is ready and try to progress toward surgery, talk to you about surgery, but he'll see the CT scan. Mm-hmm. I'll show it to him. This connected to the brain or no? No. Thank God. Yes, it is. Because I was reading some articles and some, you know, medical. Sometimes when it's not treated and years pass, it might eventually invade the brain and the inner ear, the inner part of the ear. That's the worst case. And then it's a completely different story. I know. But we're not there. And also the taste, they said, the taste buds. Yes. Will I lose that? Yes. Usually not. But if you do, it's only a part of the tongue, so you do feel taste. Temporary. But and it might be temporary. Not always. It depends whether this is involving this nerve or not inside the ear. Uh-huh. This we know only when we open the ear. We try to preserve it. Mm-hmm. And in many cases we succeed, and sometimes we don't, but you're still going to feel taste. Yeah. It's just an area one area on the tongue that might be a problem. And the recovery depends on the patient or? Recovery, yes. Yeah. Yeah, but usually the recovery is not that bad. There might be dizziness. Mm-hmm. After surgery, okay, that might last for a few days or mm-hmm. but usually not more than that, but not painful. There is pain, always there's pain after surgery, but this is not a very painful surgery, so there might be pain, but you take painkillers and usually it solves. One eternity later, when I pre-operation ko, kakausapin ko na yung surgeon ko ngayon, explain niya kung ano yung mangyayari during the operation. So again, waiting. Ang dami na proseso kanina sa baba. Nasa fifth floor na ako ngayon. Update para sa aking ear surgery. So ayan, naka-ready na yung bag ko. Lalabas na lang, magpapaalam sa mga amo. At marami pa akong gagawin, kaya medyo maaga yung paglabas ko sa trabaho. Actually, bukas pa ang aking surgery ng umaga, 8 o'clock in the morning. Pero kailangan ko nang lumabas ngayon kasi marami pa akong gagawin. Mamimili ako, mag-grocery pa ako, and then mag-antigen kasi dapat negative ang result ng aking antigen test bago ako pumunta sa hospital. And then, ire-ready ko pa yung aking bed, pagkain, mga labahin doon sa aking apartment. So, kailangan maaga. At itong buong hapon na to ay magiging busy ako. So, i-update ko kayo. Sasama ko kayo maging sa aking pag-bili ng aking mga pagkain, mga necessities ko during my recovery. Ang recovery nitong gagawin nilang surgery is at least 2 weeks. Nandito na ako sa Shuk area or sa market dito sa Jerusalem. Nakabili na ako ng avocado tsaka banana. Bibili pa ng isda,
ng gulay at saka kung ano-ano pa. Ayan ang aking pagkain bago operahan. Mamaya din ako pwedeng kumain, fasting na. Ayan, Denise na isda, tortang talong, at ang dessert ay turon na saging. Diba? Today is my surgery day. Aakyat na ako sa 7th floor kung saan gagawin ang aking surgery. To be honest, hindi po ako kinakabahan. Actually, excited na excited ako sa gagawing surgery. Dahil matagal ko nang nilakad ito. 7 months na halos na nilalakad ko. So finally, operahan na ako. At alam ko naman na kasama ko si Lord sa operation na to. Kaya I'm excited. At maayos ang hindi maayos sa aking tinga. Kaya I will update you. As much as possible, gusto kong mag-video sa loob pero I don't think na pwede. So, hanggang saan ako pwedeng mag-video, I will do it. Ken? Joan Navarro. So, dito na ako sa aking suite. Naka-check-in na ako dito ngayon sa hospital. Naantay na lang yung anesthesiologist. Ito yung aking bed. Ayan. Diyan nila ako pahihigain and then tuturukan ng anesthesia hanggang makatulog. So, dito rin ako ipabalik mamaya. After ng surgery, dito ako mag-i-stay. So, kita nyo naman napakalinis. At mabango rin dito. Maganda pa ang view. May view dito sa aking suite. Para ako naka-check-in sa hotel, diba? Ayan. So, sabi nung nurse, magpapahinga daw muna ako. Ako ay na-interview na. Sinabi na rin yung mga procedure. Meron na rin akong tag. Diba? Parang entrance lang sa diskuhan. So, anyway, pahinga muna ako. Re-relax muna para mamaya sa operating room ay okay na okay. So, surgery will take 1.5 hours daw. Pero na akong bisita, di pa ako na-operahan. Diba? May dalaw agad. At binigyan na ang aking damit na isusuot, nakakaloka. May underwear. Tapos yung gown. Ayun. Parang sarap mahiga dito. Excited na ako mahiga. Akala mo yung kakasal. Pagka-gown. See ya. Okay. Tada! Laki-laki ng gawin nila. Punta na sa OR. Asalang na si Indan. One eternity later. Patong na ito. Masumpay na. Masyadong dito.
second day in the hospital. Nanghihina pa. Tsaka namamaga yung kanang pisngi ko. Tsaka tinga ko. Ayan, dugo-duguan pa. Kasi kakatanggal lang nung bandage sa ulo ko. Wala na rin akong ano, IV. Pero nakalagay pa rin yung ano, yung needle. Ayan, thanks God. Hindi masakit ang sugat, pero hindi ko masyado magalaw kasi ang bigat at namamaga. Pero I feel good na. Pero hindi pa ako lalabas ng hospital kasi nahihilo pa. Mahina pa yung katawan ko. Kaya ngayon ay Friday morning. So siguro baka Sunday morning na ako makalabas ng hospital. Ayan. Nakakakain na rin ako pero yung mga soft at liquid lang. Hindi rin ako halos makapagsalita kasi hindi pwedeng magalaw yung tinga ko. Hindi rin ako makaligo ng ilang araw sa ulo. Mga 1 week pa bago ko mapaliguan yung ulo. Ngayon ay 12 o'clock noon time at ako ay kakain na ng lunch. Ito ang aking pagkain. Ayan, mga soft food ang kanilang binigay kasi hindi pa ako makanguya. So kakain muna ako. Day 3 sa hospital. Katatapos ko lang nagbreakfast at naliguan na rin ng bahagya yung aking buhok. Natanggal na yung dugo-dugo na palagkit. Parang nababahuan ako kaya nagpatulong ako sa nurse. Naliguan ito, buhok ko. Pero konting-kunti lang, yung may dugo lang talaga yung hinugasan niya. Kasi kahit siya takot din na mabasa yung tenga ko. Actually, ang dami niyang nilagay dito. Dami niyang plastic na kinover. Kasi bawal na bawal talaga na mabasa yung aking tenga. But anyway, mas better na ako kaysa sa first and second day. At meron akong parang plema na nakabara dito pero it's normal daw kasi konektado nga from ear to nose, diba? So yung blood parang dumadaan sa lalamunan ko, dito siya lumalabas. So hinahalak ako, inuubo ako at may lumalabas na plema na may tugo, but it's normal. So yun, tambay ulit sa hospital. Alas 6 na ng gabi at ako ay lalabas na ng hospital. Thank God, nasa akin na rin ang release paper na kailangan ko para maka-check out na dito sa hospital. So, I'm so happy na makakabalik na ako sa aking flat. Doon ako magpapahinga at magre-recover. Salamat sa 3 days na very comfortable na pag-stay ko dito sa hospital. At sa mga nurses na nag-attend sa akin. At ako ay very, very comfortable dito. At naibigay talaga yung tulong na kailangan ko. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa aking surgeon, sa mga nurses, sa mga kaibigan. Ako ay uuwi na sa flat. So another 2 weeks na pagpapahinga bago bumalik sa trabaho. Ang aking caregiver. Makabawi man lang sa mga Israeli. Si Yon is my caregiver. I always push an Israeli people. Now you're pushing me. It looks fun. Looks a lot of fun to me. After maoperahan, ako pa mismo yung pipick up ng gamot sa pharmacy. Grabe talaga. Buhay OFW. Operahan ka na. Kapag talaga bibili ng gamot mo. No choice. Ayan o. Nasa pharmacy ako ngayon. Ang dami pang tao. Ang haba ng pila.
Kalunos-lunos ang kapalaran ni Inday. First Ligo, after ng operasyon ng routine. Ang aking ano, hairdresser. Ang napakagandang hairdresser. Thank you. Thank you, te. Parang hindi ko na buo ko. Kaya nga, grabe yun. Para ka namang sumura talaga. Parang masama ng lasa, tapos masama pa ang buo. Kaya, dikit-dikit. Tagalin natin ito, te. Halit lang. Hindi naglaga, sumira mo lang. Ay, ganun. So, it means yayaman pa ako. Charot. Muna mo. Yayaman ka talaga rin. Oo, talaga. Yan. Oo. Ang gandang umaga. Ito po ang pasyente namin ngayon. Taga saan ka, madam? Mangaldan, Pangasinan. Okay, yes. The mommy return. Ganun. Ganun maligo, patagilid. Yan na po ang bagong... Style. Style ng ligo ngayon. Parang ipid po yan siya sa tubig. Left side lang po. One way ticket to the blue. Ginoo ko bang buhang ginimataan. Madam, baka ang tubig mo mainit. Para na lang siyang manok na kulang na lang. Tanggal na lang ang buhok. Ang buhok yan makatanggal na, madam. Pakicheck ang tubig, madam. Kaya, oh, nag-aso-aso, oh, nag-usok-usok ba? Baka maparehas na yan sa manok na broiler. Kulang na tanggal ang buhok, ready na sa oven. Kayo, maliit. Nagtiintiin siya, nagtiintiin siya. Kung magbaliko ka next time, madam, magsuot ka ng heels. Hindi ka mahirapan. Okay ka lang, nangalay na ang leeg mo. Okay pa, ginatako pa. Yan ang ginatawag nga, tiis ganda. Dito sa entrance area dahil today is my post operation check-up. So, andito na ako sa hospital. Ayan, kung saan ako inoperahan. Ngayon ang pang-sampung araw after ng aking surgery. Okay, tapos na ang aking meeting sa aking surgeon at uwi na ako sa aking apartment. Every month, babalik ako dito para magpa-check up. Titignan nila kung may pagbabago. Lahat naman ng kanilang procedure ay pinapaliwanag. At ang maganda rito, libre. Wala akong babayaran. Thank you, guys, sa pagsubaybay sa aking journey sa pag-opera sa aking tenga. Until next time, please like, share, and subscribe to my channel, Joanne Navarro. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so